So, hello. Ayan, habang nagluluto ako dito sa kusina. So, gamitin natin yung oras habang nag-aantay ng aking pinapakuluan. So, anyway guys, kaya ako gumawa ng vlog kasi may nag-DM sa akin. Ngayon, nagtatanong siya na sabi niya kasi, nagpa-plan daw siyang pumunta dito sa UAE na as tourist, tapos dito siya maghahanap ng trabaho, and tinatanong niya kung ano yung mga tips or advice na pwedeng maibigay or makatulong sa kanya. So, first of all, disclaimer lang po, itong maibibigay ko is based lang dun sa experience ko. By the way, ano na nga pala ako dito? Ilang years na ako dito sa Dubai? 9 years na ako dito sa Dubai. And, ayun, so far okay naman. And ang maitutulong ko lang or maibibigay ko lang na tips or advice sa mga nagpaplanong pumunta ng UAE is, first of all, best talaga dyan na pwede nyong gawin is, alamin nyo kung ano ba yung end goal nyo, bakit kayo pupunta dito. Kasi, yun ang pinaka-importante. Kasi once na nandito ka na, dapat alam mo yung pinaka-end goal mo. Kasi dito sa UAE, wala talagang kumbaga, walang permanent residency, kumbaga, walang green card, hindi kagaya ng sa ibang bansa o sa US na makakuha ka talaga ng mga green card. Dito sa UAE kasi wala, as in, wala talaga. So, kumbaga, pag nagkaroon ka ng contract, renew lang yon. Pag nakahanap ka ng work, renew lang siya. So, wala kang kasiguraduhan. Kahit magstay ka dito ng mga 20 years, wala kang makukuha or walang benefits na mga kagaya sa ibang country. So, second is, I think, if pupunta ka dito as tourist, you need to make sure na meron kang enough money na pang sustain habang naghahanap kang trabaho. Siguro approximately, kahit paano. Pero depende to kung makakahanap ka naman kasi kagad ng work dito sa Dubai is, or sa UAE, is hindi mo kakailanganin ng ganito kalaking halaga. Siguro I think much better na ang ipunin mong pera is at least yung panggastos mo ng 6 months. Kasi yung 6 months na yon na gagastusin mo sa transportation, sa bahay, and then sa food, at least 6 months. Kumbaga, worst comes to worst na wala ka talagang makuhang trabaho. Pero kung, like example, pagdating mo dito, makakuha ka rin kagad, hindi mo na kailangan galawin yung perang dala-dala mo. Pero, yun nga, much better kung mas mahaba yung PC na meron ka, mas malaking pera, mas madami kang, kumbaga, pag maghahanap ka ng work, hindi kayong sakapit ng patalim ba? Yung parang basta sige lang pumasok ka sa isang kumpanya dahil kailangan mo ng pera. So, yun yung doon. Kasi once na nakapasok ka na sa isang company dito, kumbaga, once na nakapasok ka dito, dapat kung ano yung career goal mo, yun talaga yung hanapin mo. Kasi minsan, ganun na nga ang nangyayari dito na kapag, syempre, since wala kang enough money na dala-dala, kapag magtuturist ka at maghahanap ka ng trabaho dito, minsan, yung ibang mga kabayan is kung ano na lang talaga yung mahanap nilang work kahit sobrang baba ng sahod na binibigay sa kanila. Parang offset lang, which is, para sa'yo, parang hindi ka makakaipon para doon. So, yun. Third is, bago ka umalis ng Pilipinas, maghanap ka na ng work yung mga company na target mo para at least alam mo kung paano ka magpapasa. So, habang nasa Pilipinas ka, i-update mo na yung CV mo, tapos gumawa ka na ng account sa LinkedIn, sa Indeed, sa Monster Golf, sa Byte.com. So, at least, bago ka pumunta dito, kumbaga nakaset up na yon. Para pagdating mo dito, kasi pag nag-apply ka ng trabaho dito,
kakailanganin nila yung mobile number mo dito sa UAE. Pero kung may kakilala ka naman dito, like example, may kakilala ka na nandito na sa UAE, pwedeng yun mo nang gamitin mo for the meantime habang nag-aano ka. Pwede ka nang gumawa ng CV at mag-apply-apply ka na bago ka pumunta dito sa Dubai. And ang tips kapag maghanap ka ng work pala, ito, sobrang importante to kasi sa HR din ako. And sa PRO din. So, kung ano-ano na yung mga tinatrabaho ko in general. So, ang tips ko sa inyo is, pag maghanap kayo ng trabaho, gumising kayo ng madaling araw, like, very effective to talaga. 6 a.m. in the morning, Dubai time. Kasi, that's the time na kapag nagsasubmit kayo ng mga ganong oras, kayo yung nasa ibabaw ng email. Kapag masyado na kasing late or masyado kayong ano yan, like example, nagsubmit kayo ng mga bandang hindi ganong oras, kumbaga natatabunan na yung application mo. So far, yun na lang muna kasi masyado na itong mahaba. So, see you sa mga susunod na vlogs. And may mga nagawa naman na ako dyan about dun sa mga information ng iba dito sa Dubai. So, hanapin mo na lang. Bye! Sana nakatulong!